Hello, Libra. Ito yung reading mo for August 4 to 10. Ano ba yung mga dapat mong walaman o yung mga pwedeng maganap, posibleng maganap para sa iyo? Or mga paparating para sa iyo? Shoutout sa ating mga channel members, pati na rin sa ating mga page subscribers, sa mga laging sumusubaybay. And para sa mga bago, don't forget to subscribe, like, and follow na rin po. Regarding sa mga personal readings, basahin nyo na lang yung description dito sa aking video or dumiretso po kayo sa aking FB page. Okay, ang unang card mo is Water Rabbit, the sweetness of quiet love. Sweetness of quiet love. Ano pa? Wood Dragon. You have the strength. Uy, ganda ng card. Metal Rat. Be aware of projection. Guys, merong mga numbers dito. Ayan, number 40, number 41, tsaka 37. Bahala na kayo dyan. Baka kung gusto nyo ilista, pwede nyo gawing lucky number nyo yan. Okay, meron ka 6 of pens dito. Meron ka rin 9 of cups. Okay, may Taurus energy, may Pisces energy na lumabas, at Cancer energy. Bottom of the deck mo, meron kang Ace of Pens. Okay, Libra, ang sinasabi dito sa card mo na itong white water rabbit, the sweetness of quiet love, no? So, sinasabi dito is nandyan daw yung iyong mga spiritual team para suportahan ka with love and guidance every step of the way na tinatahak mo. Okay? So, sabi dito, pakinggan mo yung guidance nila, their wisdom. This is represented by yin water pagdating sa heavenly frequency. So, hindi ko naiintindihan yun. So, I'm reading some of the info dito sa guidebook, guys, kasi hindi ko pa to master tong deck na ito and seldom ko lang ginagamit. Okay? So, sinasabi dito, the gentle, agreeable rabbit, a pure yin wood sign associated with nature in bloom, is the diplomat of the Chinese zodiac. Okay, so may kinalaman kasi sa Chinese zodiac tong deck na to, pero hindi ko pa siya napag-aralan actually. So, sinasabi dito, your spiritual team or your guides, they are ready to help you daw na ma-achieve mo kung ano man itong gusto mong ma-achieve, especially pagdating sa love, kasi love yung parang mensahe dito eh. Okay? So, sa tingin ko dito, pwedeng may kinalaman ito sa iyong relationship, Libra, na pagiging sweet and harmonious ng energy ninyo mag-partner or mag-asawa. Okay, this is also something about kung paano mo ma-discover itong mga gifts mo, ano pa yung mga dapat mong i-explore, ano pa itong mga bagay na nakaka-inspire para sa iyo, para ikaw ay maging your best self. At para ma-encourage mo din yung mga loved ones mo, gawin din nila yun sa kanila. Okay, pumbaga parang nakaka-encourage ka na itong mga loved ones mo ano ba tawag dito? Yung ma-experience din nila yung na-experience mo. Meron kinalaman ito din sa creativity. So, this is kung paano mo
ine-express yung sarili mo, especially pagdating sa language ng love. Ayan, parang may kinalaman siya dun. Okay, pagdating naman dito kay Wood Dragon, you have the strength, Libra. So, ibig sabihin, malakas ka. Malakas ka ngayon. Nasa sayo yung kinakailangan mong strength para dito sa ano, sa kung ano man yung gusto mong ma-accomplish. Okay. This is pagiging empowered, pagiging pwedeng pagiging matapang. So nakikita ko dito sa card mo is meron kang sapat na strength na kakailanganin mo para kaharapin mo itong challenge or adversity na paparating sa iyo. No. So ikaw ay strong in spirit. Okay, yung parang sinasabi dito. Kumbaga, kahit na anong obstacles yung dumaan sa iyo itong mga next na ano, itong next week, itong mga susunod na araw, kakayanin at kakayanin mo 'yan kasi you have strength, no. So yun yung sinasabi ng ano, ng card mo. Okay, next naman is Metal Rat, number 37. Ayan, be aware of projection. So, kung sinasabi dito sa card mo na mensahe is kailangan mong mag-look beneath the surface daw, Libra. So, things are not exactly as they seem. Pwedeng hindi yung, pwedeng yung nakikita mo dyan, eh, ano lang yan, it's a projection or it's an only a reflection or facade. Pwedeng hindi talaga yan yung ano, what's underneath. So, yun yung aalamin mo. Ano ba talaga yung ano, what's underneath, hindi yung parang nakikita mo lang. Kasi pwedeng parang mirror lang yan. Okay, this is parang mirror, oh. Tingnan mo. Parang ikaw na nakatingin ka sa salamin and kung ano yung, kumbaga, ano yung image na pinoproject mo, Libra? Parang ganun. Or ano yung nakikita mo dito? Ano yung nakikita mo na ano, sa salamin, kumbaga? Pero pwedeng hindi lang kasi, sabi nga kasi dito sa card na to, pwedeng hindi lang yun yung meron, eh. So aside dun sa nakikita mo, yun yung dapat mong alamin. Ano yung, what is, andun yung, ano yung nasa ilalim, what is hidden. So you should learn to, sabi dito sa card mo, you should learn to practice listening daw to the quiet voice of your true self. Instead doon sa iyong inner critic. So parang may kinalaman dito sa sarili mo, no? O yan, no? May binabanggit din about managing yung mga expectations para maiwasan mo yung mga disappointments. Ine-encourage ka nitong card na ito na mag-take a step back from your relationship. And magkaroon ka muna ng self-reflection. Oo nga, ayan, no? Para kasing ito yung image nung daga dito na parang ikaw ito na tumitingin ka sa salamin at nagkakaroon ka ng reflection to. Kumbaga nag-iisip ka, nagmumuni-muni ka about sa sarili mo. Oh, so parang ang question eh, do we represent ourselves authentically? Pinipresenta mo ba yung sarili mo as pagiging authentic? Or nakikita mo ba yung mga loved ones mo as they are? Or ang ipinoproject mo eh fears or insecurities sa kanila dahil sa iyong mga actions, no? So yun yung dapat mong i-reflect dito. So importante yung pagiging aware natin importante yung pagiging aware mo sa iyong mga sariling patterns na kung ano yung ipinoproject mo sa iba,
Okay. So, ang sinasabi dito is, think before you speak. And yung mga words mo, let it come from a place of truth and non-judgment. So, that minsan sinasabi din dito na na-amplify niya yung mga fears mo. Okay, so pwedeng yan, pwedeng may mga fears dito na ma-amplify. So parang ang sinasabi dito is, harapin mo itong mga fears mo, Libra. Na hanggang dumating ka dun sa point na nagiging comfortable ka in the presence of fear. Okay, let's go to your tarot cards. Oh, wow. So, merong wish coming true for you, Libra. Kung hindi ako nagkakamali, this is the Nine of Cups. So, sabi dito, everything has turned out well. Enjoy your success. Wow. So, mukhang merong merong something to celebrate about. Kasi parang meron ditong magandang outcome. Ayan, kung ano man itong bagay na tinutukoy na to, nagagawin mo, mukhang magiging successful or maganda yung kalalabasan. Ayan, pwedeng may wish come true. This is satisfaction. Ikaw na proud ka sa sarili mo na nagawa mo yan. Nakontento ka sa naging resulta. And, yun na, merong Pisces, Cancer, tsaka Taurus energy. Sabi dito, so you will receive something. Merong binabanggit dito na may marireceive ka. Okay, some of you, you will receive what you need right now, Libra. Ano ba tong ano? Ewan ko, meron something dito na parang masasabi mo sa sarili mo, wow, this is exactly what I need, kaya yun yung natanggap mo. Yung parang ang ganda ng energy mo eh, meron kang matatanggap dito talaga na magiging happy ka o magiging proud ka, na masasabi mo sa sarili mo na deserve mo to. Wow, ang ganda nito. Ako ano man to, mukhang intriguing itong marireceive mo, pero maganda siya. Okay, nako. So, Libra, kung may in-expect ka na mga magbabayad ng sa'yo, utang, o baka hindi pa sila makabayad, or baka ikaw ito, Libra, na baka meron kang babayaran dapat pero hindi mo muna mababayaran. Okay, yan yung nafe-feel ko dito. Tignan pa natin yung love life mo. Oy, secret admirer. O, lumitaw din yan kanina kay Gemini. Oy, parang nagtutugma yung card nyo . Hindi kaya kayo yung magka-relate. Baka lang, pero pwede rin namang hindi. Oo, so meron ditong someone na hindi pwedeng ikaw yan. O yung person na to, na may sa'yo, may paghanga. Sikreto lang, hindi niya pinapahalata, pwedeng ganun. So, meron siyang feelings para sa'yo, or admiration, crush ka niya, pero hindi niya sinasabi, or vice versa, pwedeng ikaw yung nakakaramdam niyan towards dun sa person. Okay. So, mukhang meron ding ikaka-disappoint at saka ikakagalit dito, Pagdating sa mga, sa love life mo, pagdating nga lang sa love life mo dito, pwedeng merong, hindi makokontrol yung galit. Possible na yung iba dito, baka mag-away. O, kasi, Or parang may, dito. Basta parang magkasakitan na hindi physical, magkasakitan ng loob. Ayan. And dahil
Meron ditong hindi niya makokontrol yung galit niya. Hindi ko alam kung sino sa inyong dalawa. Tingnan natin kung ano yung paparating pa sa'yo, Libra. Uy, happiness talaga, oh. Sakto, 9 of cups mo. Wow, magiging very happy ka talaga. Itong August 4 to 10, Libra. Merong something dito na makakapagpasaya sa'yo. Sabi ko nga, parang may marereceive ka ditong, ano eh, something special na yun yung makakapagpahappy sa'yo. And masasabi mo sa sarili mo, deserve mo yan. Ayan, oh. Happy times or happiness. Wow, may door. May magbubukas na opportunity para sa iyo, Libra. Ayan. Oh. So maging ready ka dito sa ano, sa opportunity na magbubukas para sa iyo. Okay, but may napahalong month dito. Sorry ah, lipitanggalin ko 'to. Dito kasali dapat. Pahalo. At changes in your life. Wow. So may mga ano. Hindi ko alam kung may mga ano ka, adjustments kang gagawin pagdating sa sarili mo. Basta expect mo na ano. May magandang change kasi nakafeel ko happy yung energy nyo except dito sa love life. Yan lang yung siguro magiging problema mo. Pero pagdating sa ibang bagay, nakikita ko dito nga na parang mayroong some kind of wish na matutupad. Tapos may opportunity bang bubukas para sa'yo. Tapos meron pang something na mangyayari na ikaka-happy mo, ikaka-proud mo. So yan, nakikita ko lang. So kung meron mang pagbabago darating sa'yo, sa tingin ko it's magandang pagbabago. Tingnan na natin yung closing messages para sa iyo. When you awake in the morning, ask yourself, what can I do today to become the person I want to be? Ayan. So parang pinaplot mo na, Libra. Pagiging inspired or taking inspired action. Ano daw ba yung pwede mong gawin? Every day, pagkagising mo, tanongin mo yung sarili mo. Do something na makakapagpa-better sa'yo every day. So, every day na magigising ka, yun yung ire-reflect mo. Oh. O ano man yan. Oh, when you love yourself, it's easy to love others. So, mahalin muna. Mahalin nyo rin ang sarili nyo, guys. Hindi lang yung laging yung ibang tao yung minamahal nyo rin. Nga, minsan, tayo kailangan din natin ng love. Oh, diba? Pag hindi mo mahal yung sarili mo, mahirapan ka eh. So, importante rin na bago ka makapagbigay ng love sa iba, is pinapractice mo rin yung sa sarili mo na ibibigay mo rin siya sa sarili mo. Let music lift you up and fill your heart with joy. Parang yung nakuha ni Gemini. Okay, music, Libra, parang sinasabi dito, pwede nga makakapag-uplift ng mood mo, ng energies mo is music. So, ayan. Try listening to classical music or any music na gusto mong pakinggan. Or try playing an instrument. Baka yun yung makakapag-change ng iyong vibration. Ng iyong energies or mood. Okay, Libra? So, yan yung reading mo. Sana nagustuhan mo. Sana makatulong sa'yo. Take care. God bless.